So welcome back po mga kalapatids. At kung bagong-bago lang po kayo sa aming channel, please subscribe na po and also don't forget to hit the notification bell for more videos upcoming. Paki-like, follow, and share na rin po. So yun nga po mga kalapatids. So ang topic po natin ngayon is ipapakilala ko po sa inyo ang iba't ibang klase po ng bloodlines na matatagpuan po sa biopin and bioresearch. So ipukwento ko po sa inyo ngayon ang limang bloodlines. So nandito po ang Andrei Littar, Lucien Bastien, Bouchard, Bryce Sox, at African Black Eagle po. So tara, samahan niyo po ako at ikukwento ko po sa inyo ang limang iba't ibang klase po ng bloodlines na matatagpuan po sa Bipedion Bioresearch. So yun nga po mga kalapatids, ikukwento ko na po sa inyo ang limang iba't ibang klase po ng bloodlines na mga ibon na matatagpuan po sa Bipedion Bioresearch. Unahin na po natin ang Andrei Littar. Andrei Littar, long distance bird from Belgium. Ang kanyang tanyag ng mga kalapati ay napamangha ang Pigeon World sa kanilang mahimalang performance na nanalo sa Criteria of the Aces. Ang Criteria of the Aces ang pinakasikat na competition kung saan naging nakibahagi ang pinakamahusay na kalapati. Si Andrei ay naging tanyag sa buong mundo sa pambansang laban o karera na nakamit niya ang reputasyon ng pagiging invincible pool winner na nakoronahan sa kanyang natatangi at walang katulad na performance sa laban sa Barcelona na nakuha niya ang title na Mr. Barcelona. So yun nga po mga kalapatids, ang galing po ni Andrei Littar. So nakuha niya po pala ang title na Mr. Barcelona. So ito naman po, ayan po, yan yung nakita niyo po picture dyan. Ayan po ang Andrei Littar, ayan po. So isunod naman po natin ang Lucien Bastien, long distance bird. Si Lucien Bastien ay isang pioneer sa Pigeon Empire o sa larangan ng kalapati. Mula pa noong 1890 hanggang 1933, ngayon pa man pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming iba ang sumunod sa kanyang yapak. Talagang hinangaan siya ng marami. Isa sa pinakamahusay na breeder at flyers na alam ng mundo na Bastien lang ang kinukonsidera na siya ang nangunguna sa mga top prizes. Kahit na maliit lang ang kanyang look, siya nga ang pinaguri ang isang mahusay na inbreeder. Sa makatwid ang dahilan kung bakit ang kanyang mga ibon ngayon ay malapit na nauugnay, karamihan sa kanyang mga tagahanga ay hindi magandang matularan o magaya ang kanyang pagsisikap sa ilalim ng naturang kondisyon. Kasama na nga dito ang marami sa pinakamalalaking pangalan sa Belgium na kilala. So, yun po mga kalapatids. So, ito naman po ang Lucien Bastien. Ayan po yung picture na nandyan. Yan po siya. So, napakagandang ibon po niyan mga kalapatids. Ang susunod naman na ating pag-uusapan ay ang Bouchard. Ang kanyang pangalan ay dapat kilalanin pa rin sa racing pigeon sport, lalo na sa England, kung saan siya ay itinuring na hari ng mga Belgian fancier. Hindi lahat ng may maraming loft sa England ay walang linyada sa Bouchard. Alinman ay nakakuha ng direkta mula kay George o mula sa ilang English fancier ang pagiging racing pigeon fancier ni Bouchard ay naging daan para makipag-ugnayan siya sa maraming mahuhusay na bilang na mga English fancier. Nagresulta ito sa kanya ng pagdadala ng maraming mga linyadang Bouchard sa mga lofts sa England. Si Bouchard ay isa sa naunang nag-export ng Belgian pigeons sa England. Pagkatapos ng World War II o ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang mga ibon na to ay nang di pa karaniwang nagtagumpay. So yun. Bryce Sox ni Mr. Archie. Bryce Sox, pinakasikat na pigeon fancier na nagsimula ang pigeon sports, siya rin ay tinagurian na isa sa mahusay na pigeon fancier at all times. Walang sino man ang nakalampas sa kanya sa sining ng breeding. Sa panahong iyon, wala rin mas naging consistent kesa kay late Dr. Bryce Sox. Yan ko. So, ayan po si Bryce Sox. Napakaganda po niya. Ayan. At ang ikakwento ko naman po sa inyo ngayon is ang African Black Eagle. Ang African Black Eagle ay lahi ng kalapati na nilikha ni Manny Maritz ng South Africa noong 1973. At ito ay humantong sa iba't ibang
At ito ay lumantong sa iba't ibang na import niya sa buong mundo, kasama na ang Peppermint, Catrice, Deviant, Fabri, Delbar, Gusen, Van Bruyn, Boostart, Amil, Van Lee, Desmit Matis, Kraut, Stossart, Sion, Haskan Van Riel, Garnery, Jansen, at iba pang mga linyada. Nag-import siya ng humigit pumulang sa 2,000 kalapati upang paunlarin ang kanyang Black Eagle na lahi at isinali sa karera ng 100,000 milya. Si Manny ay isang accomplished racer na may daan-daan na panalo nang siya ay manirahan sa London bago lumipat sa South Africa kasama na ang kanyang trabaho. Ang lahi nito na African Black Eagle ay nanalo sa mga mabagalang karera o mga mahabang distansya na nakakabilib. So yun nga po mga kalapatid, naikwento na po natin sa inyo ang limang iba't ibang klase pong bloodline na iba na matatagpuan po sa biopicture and bioresearch. So marami pa po yan mga kalapatid, hindi lang po lima. At kung nagustuhan niyo naman po ang ating video for today, please give us a thumbs up. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and also click the bell for more videos upcoming.